Healthy lifestyle. Magluluto ako ngayon ng chicken breast hamonado. So, ito, nakikita nyo yung in-slice ko manipis yung chicken breast. Kasi, alam natin yung chicken, medyo matabang siya. So, yan. In-slice ko siyang manipis. Marinated na siya. Nilagyan ko siya ng sugar. Saka salt. Saka black ground pepper. Meron din tayong ilalagay na onion mamaya at saka garlic. Yan. So, dito, pinamarinated siya. Kung wala kayong time magbabad, pwede nyo siyang ilagay sabay-sabay, then lamasin nyo siya ng husto para mas mabilis. Hindi ka na kung nagmamadali kay pagluto. Yan, pinaiinit ko na yung kawali. Lalagyan natin siya. Saute natin siya sandali. Lagay natin ng oil. So this time guys, I suggest gumamit kayo ng canola oil para chicken breast is healthy, then healthy din ang gagamitin nating oil. Yan, it's canola oil. I'm using canola oil. Then I'll put the garlic. Na-mince ko na yung garlic. And after something brown lang, huwag yung sunugin yung garlic kasi papait. As much as possible, huwag yung papait na siya. So as ang garlic, pag white lang siya, tama lang pagka brown para siyang lasang peanut. Okay? Yan. So, ang gagawin ko dito, since marinated na yan, may sugar na siya, kompleto, may something salt. Pero ang nilagay ko dyan sa salt, kasi mga apat na, dalawang breast dyan na malalaki. So yun, nilagyan ko lang siya ng salt na 1/2 teaspoon. Then yung nilagay ko naman na sugar, nasa 1 tablespoon. Yan. Slice ko na rin yung, prepare ko na rin yung onion. So, parang onion rings ang ginawa ko. Para medyo malalaki lang. If ever ayaw ng onion, madali maiwasan. So, sa family ko naman, they love onions talaga. Kaya marami akong magkakain ng onions at saka bawang. Wala namang overdose dyan. Yan. So, yung tira na sauce ng marinated, binuhos ko dyan. I put a little water para lumabot siya. Kasi yung minsan may mga chicken na iwan ko bakit, siguro pandemic ngayon, hindi masyado mabili or talagang gano'n na oversizes na sila. Kaya yun, medyo matigas ang chicken na yun. Kaya pinalalambot ko siya ng husto. Kaya nilagay ko na ng yung onion. No? Okay, halo-halo natin. Pabilis lang lutuin guys, if you are trying to mga bagong mag-aasawa, takot kayong magluto, huwag kayong matakot. Just do it na gayahin nyo itong ginawa ko. Masarap na, masarap siya. Yan. Silagyan ko siya ng cornstarch. No? Ang cornstarch, nagpapa-enhance yan, especially sa mga lutuin. No? Kasi nag-spark siya na parang makintab. So yan ang kaibahan ng cornstarch sa flour. Cornstarch pa talagang pampalapit siya. That's the difference. Kaya, pinagamit ko dyan ngayon is cornstarch. So, after nyan, lalagay ko siya ng pineapple juice. No? So, may pineapple juice ako kasi okay na sana yan. Kaya lang, sa family ko, gusto lang yung medyo masos. Yun ang doon sila panalo. Kahit walang laman, basta may sauce. No? Mahilig kasi sila sa sauce, especially yung apo ko. So, yan. So, ngayon, nilagyan ko ng tubig. Tubig muna kasi medyo malapot talaga sobra. Naparami yata yung aking cornstarch. Pero, definitely hindi naman kasi I'm planning to put a lot of sauce. So, tamang-tama lang yan. Tamang-tama lang yan. So, according to your desires for the family, at the same time, yung panlasa nyo rin. Yan. So, pag nakita nyo, pinagsisimmer ko muna sandali. So, ni-next ko na ngayon ilalagay yung aking pineapple juice. Unting halo lang. Halo-halo muna tayo hanggang sa ma-absorb yung lasa. So, simmer muna natin sandali. Simmer. Titikman natin ang lasa kung ano na. So, always consider your taste buds or taste na panlasa sa family. So, masarap na siya. Lagyan na lang ng pineapple juice.
So, binuhos ko na yung buong pineapple juice para to look it more attractive, nilagyan ko siya ng soy sauce. Kasi syempre, yung pineapple juice medyo marami siya. So, ang lasa ngayon parang umiba. So, lagyan ko na lang siya ng soy sauce para ma-enhance naman yung kulay niya. Kasi ang chicken kasi is very special yung chicken breast. It's really a white meat. So, kailangan may meron siyang kulay para tomato sauce na lagay ko. Yan. If you think ito yung desire na sauce niyo, pwede na. So, tikman ko ulit kung anong lasa. Titikman natin. Yan. So, makikita natin, masarap na siya. Masarap. Masarap-sarap na niya. Pero lagyan ko kunting soy sauce kasi medyo kulang siya sa alat, no? Dapat kasi may alat at the same time may matamis. Lamang ang tamis kasi it's more on hamonado. Pero hindi rin pwede yung tamis lang, kulang siya sa alat. Dapat meron talagang kunting alat din. Diba? Yan, lagyan ko siya ng MSG. 1/4 teaspoon lang, hindi pa siya puno. Yung parang kunti lang talaga. Kasi kunti lang naman yan. Dalawang breast chicken lang yan. So, yun. So, yan. According to your desire, tikman natin ulit kung okay na siya. For plating na tayo. Or ilagay natin siya. Isa-serve na natin siya. Naka-off na ang kalan. Malambot na siya. Okay na siya. Ang sauce, desired sauce, yan na ang gusto mo. So, titikman na natin siya ngayon, guys. No? So, itong recipe na to, guys, is so simple. Huwag kayong matakot. Yung mga newlywed, huwag kayong matakot mag-explore sa pagluto, no? I know these things is very important for us, especially if you're newly married. Thanks for watching. This is Faith Healthy Lifestyle. Bye!